tayo dito sa Basta Kapiling Ka. Ayan, maliban sa mga problema sa pamilya, madalas din tayong nakakatagpo ng caller na may problema sa love life. And while isang malaking concern nga, ito, may dulog, we can't help but feel kilig knowing may mga taong nagmamahal na ang problema ay kung paano sila amin sa kanilang iniibig. So katulad na lang ng caller natin na si Ren, na isang single dad na nahulog sa kaibigan niyang single mom. So nung una ay nagdadalawang isip siyang mag-confess ng kanyang feelings dahil nga mahalaga sa kanilang friendship ng babaeng gusto niya. Pero eventually, he realized that it's better to be honest with her. And what led him to fall in love with his friend? Nako, let's watch this. Hi, Ren! Yeah. By the way, I'm Ka Ren. Yeah. Hello, I'm Ben. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Hi, good evening. Sige, ikwento mo sa amin yan. Nagkakilala po kami year 2015. Oh, tagal na. Then, alas 2020 lang yung start yung feelings ko sa kanya. And then, pag nag-aayon siyang lumabas, then sabi niya sa akin yung kanyang BF. And then pag sinasabi, kinukwento niya yun, parang medyo na, naiinis ako, naakasan ako. And then, sinasabi niya sa kanya, meron ng asawa yung BF niya. And then, ang sinasabi ko naman, alam mo naman pala meron ng asawa, bakit hindi ko pa, let go o bitawan. Sabi niya, mahal niya, and then, sa akin, and then isang nalulong po ako. Nasasaktan ako pag sinasabi niya yung sure sa akin. And then last 20, bago mag-pandemic, last na nakita kami, sabi niya sa akin, inaaya daw siya na mag-check-in. And then sabi ko, ano ginagawa mo pag umaya ka, pumapayag daw siya at mag-share daw sila dalawa na sa bayan. And then sabi ko, nagsishare ka pa, babae ka. Dapat siya lang nagpabayad kasi siya yung nag-apit sa'yo. Sabihin niya sa akin, hindi, para nangyayal naman ako kung hindi daw siya nagsishare. And then, ayun, nagkakulento siya sa akin. Then sasabihin niya sa akin. Lahat nung napag-usawa nila, sinishare niya sa akin kasi sinasabi niya sa akin na ako lang daw yung pwede niya mapag-kwento ng sabihan niya, and then last yung birthday ko nung itong November, nagbigay siya ng birthday greeting, sabi niya, friendship, happy birthday sa'yo. Friendship! Sayo. Okay. Ayun, yun. Kaya parang hindi ko ma-open sa kanya. So, Ren, best friend mo ba to? Kasi parang ang close niyo eh. Palagi kayo nag-uusap, sinishare niya lahat-lahat sa'yo. Opo. Nung una, ganun. May ganun yung, pakiramdam ko. Pero, medyo develop. Bueno. Na-develop, okay. Yeah. And then, ewan ko ba, bakit pag nagkukwento siya, parang nasasalda ko. And then, sasabi ko sa'yo, ba't ka pa kasi tinitingin, hindi naman din sa tapat-tapit. Ren, pakilayo lang yung microphone mo ha, para mas klaro, tsaka pakilakasan yung boses mo. Ayan, okay na po. Yan. Much better. Alam mo, ramdam ko siya. Sige, go. Nadadala na ako sa kwento. Continue mo lang yan. Sige, go. Yan nga po, sabi ko sa akin, bakit tumitingin ka pa sa tapa? And meron naman din sa tabi-tabi na handang makinig sa'yo, magmahal sa'yo. Mm-hmm. Na hindi nga lang madiretso ko yung gusto mong sabihin sa kanya. Pero hindi na sila ng anong niya, ng boyfriend niya? Nung huli po kami nagkita, medyo nagkakalabuan daw po. Pero nagkita kami na nagkausap, nagka-break na rin yung doon.
Nag-break na. Nag-break na sila. Okay. Oo. Parang nagkariwasan po. Parang hindi ko po ano. Nagkariwasan po sa nagkasawaan or ano dahil na. Kasi sabi mo magkahiwalay. Hindi po kaya parang cool off siya, ganon? Kung hindi pa nag-break? Parang nag-ano, nag... Binalak po nila ang isa't isa. Parang nag-ano nga. Ah, ooh, nasa block na ano, na stage. Okay. How long ago was that, Ren? Almost two years back. Ah, 2 years na pala. Two years, Okay. Eh, anong relationship niyo ngayon ng single mom friend mo? Chat and then call, ganun, minsan. So, nag-uusap pa din pala talaga. Alam mo, parang sa'yo ginawa yung kantang ko ako na lang sana, no? Parang ganun yung eksena, yung kausap siya lagi. Tapos yung kanina mo kinwento na kausap mo siya habang yung tungkol sa pag-checking, tapos nagbabayad siya, di ba? May... Di ba nakikinig? Invested ako. Nagbabayad pa yung girl. Parang sabi niya, ba't kailangan pang gawin yan? Parang hindi naman... Healthy sila. Oo, ate, diba? Sabi... Anong feeling mo nung narinig mo yung mga kwento na ganun sa kanya? Mas ano po, hindi. Siyempre, masakit. And then, lalo nung nag-live-in sila, bago sila nagkahiwalay, nung katong past ilang months na. Nag-live-in, parang ganun. Nag-live-in? Parang siya pa yung gumagasak sa mga. Oh, siya yung gumagastos. Diba? So, ikaw ang parang nagiging witness ng mga ng bahay. Problema. Problema nila, gano'n. Tsaka ang hirap nung gano'n, nakikita mo na, di ba sabi ng kanta, yung binabasura ng iba yung pinapangarap mo. Yes. Ang sakit. Siguro nga ay hindi mo lang makita ang iyong tunay na halaga. Ganun ba yun? I've been there. Still there. Ren, ba't hindi ko yung naging caller? Diba? Do you feel like at times na gusto mo siyang i-rescue nung time na yon? Na sana ikaw na lang nagbahay sa kanya? Mga ganun? Gusto ko na rin sana sabi. Kaya lang kasi siyempre ayoko masira yung... Oo naman. Pagkilala niya sa akin. Vegan. And then kung isi-share ko kasi sa kanya yung nararamdaman, baka umiwas siya or baka sabihin niya, ano, tawag sinamantala. Di ba parang ano na ano na hati rin siya. Mm-hmm. Pero Ben, may question ako sa iyo. Ren pala, sorry. Sinabi mo na na-realize mo yung feelings mo noong 2020, 'di ba? Paano mo na-realize na hindi friendship lang yung gusto mo galing sa kanya? Kapag nagkukwento siya na katulad ng sinasabi niya na nag-live-in sila, and, siya yung gumagas sa mga pagkain, siya yung gumagas ng rent. Parang pakalandam ko, parang siya lang. Ganun. And then yung gay, kasi syempre may asawa mo kasi yung gay. Para nakatingin din sa anak, parang bibigay siya ng support. Kaya baka hindi masyadong ano yung financial o budget. Mm. So parang ano po? Ren, siya ba yung tatay ng anak ni single mom? No. No. Alright. No. This another guy. Kasi wala sila nung unang asawa niya. Mm. And pumunta siya sa Manila. And then nag-work. Doon po kami nagkakilala. May tanong ko. So in other words, parang nahulog ka sa... Nahulog ka o minahal mo siya dahil sa kakayahan niya ring magmahal. Kasi nakita mo yun, na-witness mo yun sa lahat ng mga ginagawa niya para sa pamilya niya, sa ibang tao. At saka, kasi medyo rin siya pag... nararamdaman ko rin kasi pag tinutulungan ko siya, tinutulungan mo rin ako. Reciprocated. Oo, alam mo rin, kasi hindi mo malalaman talaga yung sagot unless hindi mo rin talaga siya tapatin. Kasi feeling ko yung kaya ka natatakot kasi tinatawag ka niya na friend or feeling mo bestie kayo dahil nga nag-open up siya. Pero we never know, hindi mo rin talaga rin alam kasi kagaya niyan, sabi mo, pag tumutulong ka sa kanya, tumutulong din siya. So, somewhere along all that confusion, merong love. Diba? So, may something dyan. So, ang kailangan mo na lang ngayon ay
lakas ng loob lumabas ng comfort zone mo para mas maramdaman niya na hindi naman siya nag-iisa at hindi siya para sa maling tao. Parang ganun, di ba? Umamin ka na. Wow! Yan ang Christmas gift mo sa sarili mo at sa kanya. Wait! Kaya po kasi kaya hindi ko rin po ma-share sa akin yung nararamdaman ko. Kasi pag tinutukso po kami ng mga kaibigan, sabi niya, hindi, kaibigan, magkaibigan na kami. Defensive, defensive siya. Kaya sa, yun ang sinasabi. So, doon po na... Gets. Nakaka-open nga naman. Paano ko sasabihin kung ganun ang approach na when open niya? But, Ren, are there instances na nakikita mo na baka attracted siya sa'yo? Kahit yung mga little slight, you know, mga nuances na syempre close kayo, di ba? May mga moments na parang, or baka gusto niya talaga ako. Meron bang... Meron naman. Oo. Like what? Like, anong pinapakita niya sa'yo? Kapag ano, pag sasabihin niya, kuya, ito, i-chat mo ito. Kasi, baka kailangan mo yung bracket or anything ganyan. Tapos, naaalala niya rin naman ako. Para pumita ka, ganyan. Nagdagpin ka mo rin ito. Malay mo kasi nahihiya lang siya pag tinutokso kayo. Kasi sino ba naman yung pag tinokso na, huwag mag-jowa ba kayo? More, sige pa. Yeah, usually girls are like that. Ay, difference lang. Oo, di ba? Minsan, mas, minsan parang symbol pa yun na parang gusto may trip siya sa guy. Parang inaayawan pa niya. Pero nahihiya. Oo. Dahil siya, minsan po kasi pag magkasama po kami sa isang project, pag nakakita sa amin, ano ba kayo, mag-asawa? Tapos sasabihin po niya, ay, hindi oh. Parang ganun po. Kasi yun naman yung totoo, baka honest lang siya. Pero kapag yung tao, kasi malay mo, di ba, sometimes best friends are secret lovers. Kasi yung parang sobrang closeness nyo, napapansin na ng tao, tapos hindi nyo siguro alam sa sarili nyo na ganun na kayo ka-close, ganun na kayo ka-compatible. Iba na yung nakakapansin. Yeah. Kaya tinatanong na yun. Diba, parang umiba yung form of love. Kaya kailangan na lang dyan pag-amin talaga rin. Oh, when people say na you guys start to look alike, or parang, ay, kayo ba? Sometimes may reason yun. So, ibig sabihin, diba? Yung galawan yun, nakikita na ng mga tao, sobrang close yun na talaga. Kaya ka asawa na yung tingin sa inyo, diba? So, pero ikaw ba, Kuya Ren, ano po yung nagiging reaction nyo kapag kayo naman yung tinutukso? Ano yung sinasagot nyo? Ano? Uy, kinikilig! Okay naman po. Okay naman po! Ayun. Ayoko pa kasi masyadong ano sa kanya, baka sabihin niya kapag ano, Kaya tumitingin lang po ako ganun. Nararamdaman namin hanggang dito yung love. Parang biglang umiti pati mata mo eh. Bagets, you know, may retainers pa. Yeah. Parang high school lang. May heart eyes ay mata niya. Pero Ren, gets kita ko yun. Ang hirap talagang umamin, lalo na sa taong gusto mo. Kasi hindi mo alam kung maibabalik yung ano. Pero tandaan mo, ano, Kuya Ren, pag nagmamahal ka, pag nagbibigay ka ng pagmamahal, dapat hindi natin unang isipin na kailangan maibalik niya lahat yon. Kasi ibig sabihin, hindi ka nagmamahal. Parang nagde-demand ka lang na sapat palitan mo itong pagmamahal ko, di ba? Yes. Pero ibabalik ko. Yes. Pag inamin mo sa akin, Ben, huwag kang mag-alala. Yeah. So, don't expect anything in return. Pero, Ren, have you ever tried though to tell her anong nararamdaman mo? Na gusto mo talaga siya? Kahit, nabukas mo na ba yun? Kahit pakipot lang. Mm. Or na-attempt ka ba? Nabukas mo na ba yung puso mo sa kanya? One time po, parang nung nagkita ko kami, parang gusto ko nang sabi na, kaya lang, na-udlod, parang sabi ko, ay, parang hindi pa. Nakaka-pelikula naman yun. Kaya ba't ako kinikilig ako? Love na ba to or like lang? Love na ba? Love, siya. Yes!
Paano? Malalim na talaga. Pero Kuya Ren, that's true ha. Kapag nauudlot yung mga ganyan mga bagay, ibig sabihin hindi pa talaga yun yung tamang oras. Kapag nauudlot, huwag mo nang ipilit. Kailangan hanapin mo ulit yung tamang timing para sa lahat ng bagay. Kasi iba't ibang sitwasyon eh. So, tumiming ka. Yun ang kailangan mong gawin. Tumiming ka kung kailan mo kahit papaano sasabihin yun. Kasi, yes, actions speak louder than words, pero mahalaga pa rin natin marinig yung mga salita mula sa taong yun, katulad mo. Tarang iniirog mo. Yes, taong iniirog. So, Ren, ano ba talaga yung question mo? How to tell her you love her? Ano ba? Is that what you're asking for? Ano yung way na pwede kong paano sasabihin? Paano sabihin? Kasi you're ready na to let her know. Alam mo, may ano ako. Kaya mo na, kaya mo na. Tatanggal yung lapel ko sa kilig, eh. Pero naghahanap siya ng confidence. Kasi yun talagang kailangan. Siguro yun ang kailangan. Nako Ren, habang may buhay, may pag-asa. Oh, at habang may pag-asa, may bagyo. O ikaw, ano, Aaron, what do you think? Ako Ren, ang mapapayo ko sa inyo, based on sa kwento mo sa amin na, parang naiisip ko yung pag-amin mo, it will be a process talaga. Kasi right now, you are in a situation kung saan iniisip niya or you think that she's thinking na mag-best friends pa rin kayo. At alam ninyo ba na the way na iniisip ko how to transition from, kasi iba yung pagmamahal from being a best friend to being a lover, di ba? So, bigyan mo muna ng mga onting indicator, onting pampakilig ika nga, para mapansin niya, ay, parang may iba, parang ganon. Kuwari, parang hawakan mo muna ng onting ng hand niya, kung ganon kayo ka-close, or i-hug mo ng mas mahaba pa kapag magbababay na kayo. Di ba? Parang, lagyan mo ng init daw yung relasyon niyo. Lagyan mo ng onting spice, ika nga, para pakalatain mo na, ano, that you want something in it more. Parang ganito. Parang ganyan. Pag-hold, bigla-hold mo muna yan. You know, I think what Aaron is trying to say, kasi Mia, I believe you can bring attraction sa friendship. Some people kasi pag best friends na, parang umay ka na. Alam mo, siya na naman, araw-araw, ka-text ko siya araw-araw, lahat ng plano ko, plano din niya. So, perhaps Ren, bago ka mag-open up sa kanya, mag, you know, to find confidence para sa'yo din to, maybe you can start, para lang she can look at you in a different way, na, uy, si Ren, hindi pala siya yung best friend ko. Ngayon, siya yung mystery guy na gusto kong maging, you know, to have, you know, something with. So, maybe you can start working out, okay? Changing the way you dress. Hindi naman na pangit yung suot mo, pero parang makakita lang siya ng bago sa'yo, na parang, uy, bakit gumagwapo siya ngayon? Diba? Or like, also, huwag ka masyadong maging accessible sa kanya ngayon. Bigla na lang, hindi ka magre-reply agad-agad kasi may iba kang mga plano. Mag-iisip siya. Para ano ginagawa niya na hindi ako kasama? He's busy. And girls like men that are busy and not accessible. So, try to be that guy she wants to be with. No guarantees na magkakagusto siya sa'yo. Pero it's just a little change dun sa relationship nyo na para may makitaan siya na baka pwede. Alam mo yun? Para pag mag-open up ka sa kanya, iba na yung tingin niya sa'yo. Yeah. Gets mo yun, Ren? Yes, po. At pag nagawa mo yan lahat, Ren, advance na ako, you know? Pag ready ka na talagang umamin, na-tempt ka na ulit, and the timing is perfect, ibigyan mo siya ng assurance kasi di ba natatakot ka na baka hindi na kayo maging magkaibigan ulit. Parang sabihin mo lang na antagal mo nang tinatago na apat na taon na o magtatatlong taon mo na siyang mahal at ito'y nararamdaman mo. Pero kung di man niya yung mabalik, kaibigan ka pa rin niya. Maaasahan ka pa rin niya na wala kang hinihing kapalit. Na parang inaamin mo lang to kasi hindi mo na siya kaya kimkimin sa sarili. Something like that, di ba? At okay lang sa'yo kung ano magiging response, pero ikaw, inaamin mo yun dahil nagmamahal ka lang. And I'm sure kung talagang kahit na hindi man kayo parehas ng level ng love, worst case scenario, at least mahal ka pa rin niya, maiintindihan ka niya, di ba? Para din na yun mabigat sa'yo. Yeah. So, as you open up, know na it could be a yes, it could be a no. So, prepare for rejection na rin. Pero at the end of the day, you know, friend mo pa rin siya, mahal mo pa rin siya, gusto mo yung best para sa kanya. Tsaka, pareho kayong may anak. Kaya kung talagang pupursue mo siya, siguraduhin mo, magiging tatay ko sa anak niya. Handa ka mangalaga sure ka ng na, anak, ng buong barangay. So, tsaka make sure na hindi mo rin makalimutan yung mga sarili mong anak. Salamat po. Salamat po sa mga advice.
Grabe. Cute. Alam mo ito, Karen, nakakatuwa yung at first we thought na yung problema niya, kung aamin ba siya o hindi kay Hazel. But in the end, he wanted to ask us kung paano niya sasabihin ang nararamdaman niya kay Hazel. So sasabihin niya talaga. Oo, oh, very valid nga naman yung concern niya. Now, what if hindi pala siya gusto ng babae and maapektuhan pang friendship nila kung umamin siya? Ren, guys like you who value your friendship that much and genuinely care about the girl deserves the world. Totoo, and you also deserve me. Char! Ay, nga, oh, pero at dahil nagbabagong taon na, sana makaamin ka na kay Hazel at naging maganda ang resulta ng pag-amin mo. If you're watching, balitaan mo naman kami. Pero if this goes for all the people, this goes for all the people naman na nagmamahal out there, communication is the key talaga in getting what we want. Kasi if we don't ask, the answer will always be no. True, exactly. Kaya may 2023 be a year where people become braver in confessing their feelings for their loved ones. So we really hope nakatulong ang mga advice namin sa'yo, Ren. And sana, siya na ang inyong happily ever after. Yes. I love you. Yes. Marami na tayo napagkwentuhan dito sa Basta Ka-Feeling Ka. And I am so excited to hear more stories mula sa iba nating katropay sa 2023. That's right. Kaya para sa mga gusto ng advice, padala nyo lang yung mga kwento nyo sa finitelong@gmail.com para mapag-usapan natin ang mga feelings nyo. Samahan nyo lang kami sa susunod na linggo sa Basta Ka-Feeling Ka. Yes. At sa aming pagbabalik, makikijam naman tayo with our guest performer. Walang iba kundi si PJ Fabia. Dito pa rin yan sa Basta Ka-Feeling Ka!